tinawag ni Rapi Tulpo na Killjoy. Ba, eh, kasalanan pa ng publiko na magalit ka dahil para bang hindi sila seryoso sa problema na kinakaharap ng ating bansa at ng ating mamamayan. Dahil hindi mo magagawa yan kung kamukha mo si Ramos na responsableng tao. Di ba? Na talagang trabaho ng trabaho. Hindi iniisip yan ganyan. Hindi ko nakita si Ramos na nagaganyan, mga kaibigan. O hindi naman tayo bagsak ang ekonomiya natin sa panahon ni Ramos eh. Doon nga tayo tinawag na one eh, we are no longer the sick man of Asia. Dati sa panahon ni Marcos, tinawag tayong sick man of Asia. O eh, hindi na sa panahon ni Ramos. Nagsimula naman ang pagpasok ng investment dito sa panahon ni Mrs. Aquino dahil panahon ni Marcos, walang namuhunan dito, mga kaibigan. O ngayon, eto, sipin mo yan, birthday nitong si Sunny Angara. Ha? At ikinakatwira ni Tulpo, mga kaibigan, na charity daw yan, kawang gawa yan, na nagtulak sa kanila sa isang gabi na sila'y mag-party. Ba, ganyan pala kayo magkawang gawa, kailangan may party. Ha? Ah, mga kaibigan, ito'y ginanap nung Sabado sa Manila Polo Club. Eh, ano 'yon? Lugar ng mayayaman 'yan, 'di ba? Polo Club sa Forbes Park 'yan eh. Oh. Eh syempre maraming nagagalit na nagsasabi na habang nagpa-party itong mga politikong ito, ang mga Pilipino'y naharap sa iba't ibang problema ng inflation, pagbagsak ng pera natin, pagtaas ng presyo ng mga bilihin, at ng iba't iba pang socio-economic problems, mga kaibigan. Ba, nag-press conference pa si Tulupong, este Tulpo, at tinanong siya, ano nararamdaman mo dyan sa mga komentaryo, ha? Na binabanatan ka at ang ibang public officials na dumalo dyan sa 50th birthday party ni Angarapal. Angarapal talaga eh. Ha? Sabi niya, napaka-killjoy naman yung mga nagsasabi niyan. Dapat, inaalam din nila siguro yung reason. Yan ha. Dapat daw, inalam muna ninyo ang reason. Kung bakit. Ano bang isa sa mga dahilan kung bakit kami nandun? Yan. Una, tao naman kami, eh, mga kaibigan. Eh, yung mga naghihirap, hindi ba tao yun? Mga kaibigan, wala akong nakitang ganyan sa ibang bansa eh. Mayayaman bansa pa, hindi nagaganyan eh. Di ba yung sa Japan, merong nagpa-party, ha? Nag-resign yun eh, dahil binatikos siya ng binatikos. Namigay ng melon, ha? Tapos nag-host ng party, hindi naman pera ng gobyerno ginagastos. Kasi siya mayaman bago pa siya napasok sa politika, mga kaibigan. So, ayan ho, ha? Hindi natin nakikita, bawal sa kanila 'yan. Labag sa propriety 'yan eh. 'Yan yung sinasabi nating kadalasan na dapat ang ma-restore dito sa Pilipinas, lalo sa gobyerno, yung rule of law at yung propriety. Ano ba yung propriety? Pag sinabi mong propriety, yun yung kawastuhan. Ha? Yan ba? Wasto ba yan? Naghihirap ang bansa eh. Sasabihin mo pa, killjoy, yung mga tao. Ang daming walang malamon, dyan lang sa party na yan eh. Mga kaibigan, tatawagin mo pang charity yan? Charity daw yung kasi una tao sila. Oh. Eh pumasok ka sa gobyerno eh. 'Di ba? Pag pumasok ka sa gobyerno, kahit tao ka, alam namin tao ka. Ha? Ito ha, tutuloy lamang natin itong sinasabi ni Rapi Tulpo, mga kaibigan, ha? Akalain mo sabi,
Killjoy, ba kasalanan pa natin ano? Kasalanan pa ng publiko na punahin sila sa kalaswaan. Malaswayan eh, yung ganyan. Nagtatanghal kayo ng ganyan eh. Bagsak na bagsak ang Pilipinas. Ang presyo ng asukal, magkano na? 100 pataas na, ha? Mga kaibigan. Oh, eh, isipin mo yan, tapos ganyan kayo. Ba, eh, sabi niya, tao kami. Marunong din kami, dapat mag-relax. Ba? Huwag mo yung sa publiko yan, relax, di ba? Kaya nga, pag nakukunan yung mga kwan, eh, hindi niyo, ano yan, malaswayan, mahala yan. Kung ikaw, public official ka, marami ka ng hindi pwedeng magawa katulad ng ikaw ay wala pa sa public office. Ha? Dapat i-observe mo yung propriety, yung kawastuhan. Ha? Mga kaibigan, yung kaya madalas nating ginagamit yung word na yun eh. Masyado na kayong insensitive. Insensitive yung tawag sa'yo. Ang tawag dyan sa ginawa nyo, inappropriate yan. Hindi pwedeng i-display mo maging sa batas kung ano yung kalaswaang ginagawa ninyo. Ha? Eh, kung malaswa yan, eh, pwede na rin kayo mag-sex sa labas ng bahay nyo. Di ba? Oh, nakikita ng publiko. Di ba? Mahalay na yan eh, mga kaibigan eh. Isang malaking kahalayan at kalaswaan yan, mga kaibigan. Ang sabi pa niya eh, pangalawa, it was for a cause. Ha? Anong cause? So, yung cause, ang sabi ni Tulupong, Este Tulpo, so may naitulong yung party na yun. Nakatulong pala yung party na yun. Hindi lamang pagsasayaw-sayaw, ha? Kundi for a good cause. Mabuting layunin daw, ha? Charity, mga kaibigan. At ipinagmalaki ni Angara na sila'y nakalikom ng 3 milyon. 3 milyon. Anong cost yan? Ito raw ay gagamitin para idonasyon sa Philippine General Hospital. Maganda sanang cost yan. Kung hindi kayo mga public official. Number 2, hindi naman ninyo pera na rin yan eh. Saan galing yung donation sa mga public official? Ha? Saan galing? Ikaw, Coco Pimentel, sumagot ka. Di ba? Nagpapanggap ka eh. Oh, kasama ka rin dyan eh. Di ba, mga kaibigan? Oh, nilalahat na natin, lahat na sumali dyan. Hindi tayo mamimili ng political color sapagkat yung kawastuhan, walang pinipili yan, mga kaibigan. Kung public official ka, public official ka. Therefore, accountable ka sa taong bayan. Mananagot ka kay ikaw ay opposition, kay ikaw ay administrasyon. Kaya dapat isang magsalita rito, ano ginagawa mo dyan, Coco Pimentel? Paano ka magkakaroon ng moral authority? Kaya nga nagkasira-sira ka eh. Di ba? Ngayon na naman, sa oposisyon ka na naman ngayon. Kung ano-ano sinasabi mo laban sa nakaraang administrasyon, sa nakaraang administrasyon, kunyari ka pa, hindi mo tinutukoy, pero yung kabaliktaran nang ginawa ng nakarang administrasyon ang sinasabi mo rin ngayon. Ha? Laban dun sa mga maling ginawa ng nakarang administrasyon. Eh, kumampi ka rin eh. Kailan mo sinasabi yan? Nung wala na? Mga kaibigan? Eh, kami sinasabi namin yan nung nandyan pa sila. Di ba? Oh, so, mga kaibigan, napakahalay nitong ginawa nilang ito. Sino pinagkunan nyo ng 3 milyon, mga public official? Kaninong pera nila kinuha yan? Pera ba nila yan? Hindi naman din nila pera yan eh. Galing na rin yan sa pera ng taong bayan yan eh. Tapos paglulukohin ninyo mga tao,
sasabihin ninyong yan eh, for a good cause, kinukumutan nyo eh. Di ba? Bakit? Ito ho, oh, merong gumawa ng sulat eh, na naka upload sa social media. Hindi ko alam kung ano pangalan nitong taong ito. Ipinasa lang sa atin ito eh, mga kaibigan eh. Pero ito'y kalat na sa mga sa social media. Dahil ito sa pagsagot ni Tulpo na binibigyang kasalanan pa ang publiko. Ano yan? Ang tawag sa iyo at saka sa mga kasama mo, insensitive kayo sa inyong mahalay na pagtatanghal. Ito, binanggit nitong isang sumulat ng kanyang saloobin kung ano yung batas na nagbabawal sa ganyan. Ha? Sabi ni nitong sumulat, Dear Senator Rapi Tulfo, tao lang din kayo pero tao kayo ng mga senador at presidente. Tao kayo ng mga senador at presidente. You have a higher calling and a greater moral duty and responsibility. Yan ang sabi niya. Tama, tao ka. Eh kasi nga, pag public official ka na, eh huwag mo nang gagawin yung ginagawa mo na alam mong mapupunan ng taong bayan. At meron tayong batas, ha, tandaan ninyo, yung Republic Act 6713. Yun ang gumagabay sa lahat ng nasa gobyerno kung paano mo gagampanan ang iyong tungkulin habang ikaw ay nanunungkulan sa gobyerno. O, hindi bali nang si Robin Padilla ay maraming asawa noong siya po ay hindi pa senador. Ba, eh, kailangan. Katulad ngayon, ang asawa na lang niya, si Mariel, di ba? Eh, nag-Muslim siya. Ba, kulang yan. Dagdagan mo pa ng tatlo. Di ba? Para mabigyan natin ng justification ang kahalayan. Di ba ho? Ito, sabi, kung nagbabasa po kayo ng batas, yan, you will know that under Republic Act, ito na, binabanggit na, 6713, or the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials, you are covered, sakop ka, by the norm, ha? Kung ano yung dapat na gawain ng mga public officials at ng empleyado. Simple living, ha? Sa simpleng pamumuhay. At nasasaad sa batas na yan. Public officials and employees and their families shall lead modest lives appropriate to their positions and income. They shall not indulge in extravagant or ostentatious display of wealth in any form. Eh, mga kaibigan eh, sa bagay, sanay na mag-display itong si Rapi Tulfo tsaka mga yung magkakapatid na yan ng na ostentatious, ha? Na pag-display ng kanilang kayamanan. Kaya nga marami ang nagtatanong sa kanila, saan nyo, paano kayong yumaman ng ganyan? Saan nyo kinuha yung kayamanan ninyo? Ha? Eh wala pang YouTube nun eh. Ganyan na sila kung dumisplay. Ang mga sasakyan eh, ang dami, convoy, mga kaibigan. Ang sabi pa nito, eh, inappropriate yan eh. Diba? Sabi nga dito sa batas eh, ang mga public official, mga empleyado, kasama ang pamilya nila, ang dapat manguna, ha, sa payak na at nararapat, ha, sa kanilang posisyon at kinikita. Yan ang sabi sa batas. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo.
Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko.